Okay, you're hired. Diretsahang sabi ni Madam Vida, pawang hindi na nga niya pinag-isipan pa ang kanyang sasabihin at kaagad nang tinanggap ang dalaga. Talaga po, Madam? Nautal niyang tanong. Yes, at pwede ka nang mag-start ngayon. By the way, I have one son. He's Jasper at mamaya makikilala mo na rin siya. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo. Hindi madaling pakisama ng anak ko na yon. Kaya naman I ask you to save more patience. Okay? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Winona, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Napakalayo ng Maynila dito sa Masbate. Abay, kapag kinakailangan mo kami, eh hindi kami kaagad-agad makakapunta nitong tatay mo. Disidido ka na ba talaga, ha, anak? Dahil, kahit papaano naman ay, baka karaos naman tayo dito ng tatay mo. Hindi ka naman namin inaobligan na lumayo, anak. Pigil na pigil nga ni Ginang Rosa ang kanyang maluha nang muli nilang tanungin mag-asawa ang kanilang anak na si Winona ukol sa balak nitong pakipagsapalaran sa Maynila. Batid na napakahirap talaga ng buhay doon sa kanila. Kaya naman napaisip na si Winona na makipagsapalaran na muna sa ibang lugar. Dahil nagbabaka sakali siya na baka doon ay mahanap niya ng swerte na maibibigay niya sa kanyang nanay at tatay. Inay, buo na pong loob ko. Kinagawa ko ito para sa inyo ni tatay. Diyan lang naman ako inay sa kabilang isla. Kapag kinakailangan ko kayo, maghanap lang po ako ng dagat at doon ay pagmamasdan at hanapin ko ang lugar kung nasan kayo. Inay, kung sa pagiging kontento lang naman sa buhay ang pipiliin ko, syempre mas pipiliin kong manatili dito. Kasama nyo, kahit na ang laban nanay, may iraos lang ang ating pang-araw-araw. Pero inay itay, napakarami ko hong pangarap para sa inyong dalawa. Pangarap ko pong mabigyan kayo ng mas maginhawa at maalwa na buhay. Tsung hindi na tayo namumroblema sa gabi kung anong kakainin natin bukas. Tsung hindi nyo na kailangang ipagmutang ang matrikula ko. Tsung hindi nyo na kailangang magmakaawa sa iba para lang makabili tayo ng gamot. Inay, itay, matanda na po kayo at dapat hindi na po kayo nagtatrabaho. Hayaan nyo ako naman. Sabi nga doon sa nabasa kong libro, walang lumago o nagtatagumpay kung mananatili ka sa comfort zone mo. Kailangan ko rin makipagsapalaran, inay, para matutunan pang iba pang leksyon ng buhay dito sa labas ng Masbate. Kaya inay itay, hayaan nyo lang ho ako na gawin ko ito. Para sa inyo po ito. At sisiguraduhin ko po na doon sa pupuntahan ko ay may mapapala ako na magtatagumpay ako. Maluhaluha namang paliwanag ni Winona. Hindi nakatungtong ng kolehiyo si Winona dala ng kanilang kahirapan. Nakikisaka lang ang kanyang ama sa kabilang baryo habang ang kanyang ina naman ay tumatanggap lang ng malabada dahil sa elementarya lang din ang tinapos ng mga ito. At bukod sa ganung mga trabaho ay wala na silang iba pang alam na gawin. No read, no write din kasi ang mga ito, kaya naman mas lalong nagpupursige si Winona na may ihaw niya ang kanyang pamilya sa kahirapan dahil para sa kanya. Wala nang iba pang gagawa nun, kundi siya. Ilang sandali pa ay, sumali na rin sa usapan si Mang Rodrigo, ang kanyang ama. Ay kung ganun anak, mukha namang hindi ka na rin magpapapigil. Kaya hayaan ka namin, pinapayagan kita. Bastang ipangako mo lang sa akin, iingatan mo ang sarili mo. Naunawaan mo, napakalawak ng Maynila, Winona. Talamak dyan ang mga taong maluloko at mapanlamang sa kapwa. Huwag ka kaagad magtitiwala, ha? Diyan, may cellphone ka naman. Kontakin mo kami ng nanay mo. Lalagyan na lang namin siya ng load para hindi naman nakakahiya. Winona, ito ang tatandaan mo. Hindi ka namin inuobliga dahil kung tutuusin ay ako dapat ang bumubuhay sa inyo. Pero, dahil nakikita ko sa iyong mga mata na nagsusumiklab mong kagustuhan na umalwan sa buhay. At maganda naman ang intention mo. Pinapayagan kita. Gawin mo yan para sa kabubuti ng buhay mo. Patanda na kaming nanay mo. Huwag mo na kami pakaisipin, ha? Ang isipin mo ay ang kinabukasan mo.
at mahal na mahal ka namin, anak. Ipinagpapasalamat ko sa Panginoon at ikaw ang naging anak namin. Malakas ang loob at may mataas na pangarap. Sabi naman ni Mang Rodrigo, hindi emosyonal na tao si Winona, ngunit pagdating sa usapan, pampamilya ay bumibigay talaga siya. Kaya naman tuluyan na rin pumatak ang kanyang mga luha. Maraming salamat, Hutay. Nay, sa suporta ninyo. Basta kayo pong inspirasyon ko. Papatunayan ko ho sa inyo na kaya rin nating umangat sa buhay para sa inyo ito. Sabi pa ni Winona, at doon ay niyakap na nilang isa't isa. Sa makalawa ng angalis ni Winona, sa katunayan, wala talaga siyang ideya kung anong meron sa Maynila. Basta ang alam niya, base sa kanyang manaririnig sa mga kaibigan niya na nanggaling na rin doon ay unlimited ang oportunidad sa Maynila kumpara sa kanilang probinsya. Nakakaramdam siya ng takot dahil ito ang unang beses na lalayo siya. Ngunit, magpaganon pa man, wala man siyang ideya sa buhay na naghihintay sa kanya doon, ay buong tapang pa rin niyang susuungin ang karagatan patungo sa kanyang mga pangarap at tagumpay para sa kanyang mga magulang. Samantala, nang dumating ng araw ng pag-alis ni Winona, ay di na rin naitago ni Mang Rodrigo at Ginang Rosa ang kanilang emosyon at nararamdaman. Anak, Winona, mag-iingat ka dun ha. Hindi ka namin maihatid ng tatay mo dahil alam mo namang napakamalang pamasahe mula rito hanggang sa daungan ng barko. Basta anak, ipangako mo na lagi mong tatandaan at gagawin ang mabili namin ng iyong ama. Mahal na mahal ka namin, Winona. At ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami sa sakripisyo mo. Umiiyak na sabi ni Ginang Rosa. Pilit namang pinipigilan ni Winona ang kanyang mga luha. Opo, inay. Lagi ko pong tatandaan at susundin. Mahal na mahal ko ho kayo. Kayo rin ho. Mag-ingat din ho kayo dito. Sabi naman ni Winona, sabay yakap sa kanyang ina. Anak, ito. Tanggapin mo to. Konti lang yan. At di ko alam kung ilang araw yung sasapat. Malaki ang gastusin dun, kaya gamitin mo yan para di ka nangangapa doon. Panimula lang. Napatingin naman si Winona sa inabot ng kanyang ama na pera. Itay, bakit pa ho kayo nag-abala? Pinangutang niyo pa po ba yan? Umiling naman si Mang Rodrigo. Hindi na mahalaga, anak, kung saan ito nanggaling. Tanggapin mo ito at ito ang kakailanganin mo doon. Sige na, tanggapin mo na at huwag nang magmatigas pa. Pamimilit naman ni Mang Rodrigo. Ang totoo ay ipon nila itong mag-asawa, ngunit dahil alam nila na wala namang pera si Winona pagpunta sa Maynila. Kung meron man ay sigurado silang di sasapat. Kaya naman napagpasya na lang nila na ibigay na ang kanilang buong ipon para sa kanilang anak. Dahil sa isip nila, tutalay para kay Winona naman talagang perang yon para sana sa pampaaral niya. Ayaw pa nga sanang tanggapin iyon ni Winona. Ngunit niisip niyang kakailanganin nga niya ito. Kaya hindi na siya nagmatigas pa. O siya, sige po tay. Tatanggapin ko na ho. Huwag ko kayong mag-alala. Kapag nakahanap na ho ako doon ng trabaho, sa unang sahod ko ay ipapadala ko kaagad sa inyo ng buong buo. Pangako ho yan. Wika naman ni Winona at niyakap na rin ang kanyang ama. At bago pa nga mahuli sa biyahe si Winona ay nagpaalam na siya ng tuluyan sa kanyang mga magulang. At sa huling pagkakataon, at muli niyang niyakap ang dalawa. Matapos na ay sumakay na siya ng tricycle patungo na sa bus station papuntang daungan ng barko. Mabilis na kaalis si Winona at ngayon ay nakasampa na ng barko na ang tanging baon lamang sa kanyang paglalayag ay lakas ng loob at paniniwala na mabibigyan niya ng magandang kinabukasan ang kanyang mga magulang na sina Mang Rodrigo at Ginang Rosa. Nang magsimula ng umandar ang barko ay muling nilingon ni Winona ang lugar kung saan siya lumaki, nabuhay at natutong mangarap. Kahit mahirap sila ay ipinagmamalaki pa rin niya yon dahil para sa kanya. Nang dahil sa kahirapan ay mas natuto siyang mangarap ng matayog sa buhay at mas natutong harapin ang hamon ng kinabukasan. Halos inabot din ng 10 oras ang kanilang biyahe at sa wakas ay nakarating na rin si Winona sa Maynila. Ito ang unang pagkakataon na nakarating doon si Winona. Bigla siyang nalulan ng mapagmasdan niya ang mga matataas na building na naroon
at sangkatutak ng mga tao na parang halos lahat ay nagmamadali. Sa isip ni Winunay, baka lahat sila ay may trabaho at ang tanging kalaban lang nila doon ay ang oras. Ngayon, walang ideya si Winuna kung saan siya pupunta. Natatandaan niya ang sinabi ng kanyang ama na huwag basta-basta magtitiwala sa mga tao doon dahil karamihan sa kanila ay mga manluloko at magagamit kaya naman. Mas naging mapamatsyag si Winuna at umastang hindi siya bago sa Maynila. Naisipan din muna ni Winuna na maglakad-lakad muna habang di pa niya alam kung saan talaga siya pupunta. Saan kaya ako pwedeng mag-apply na stay-in para wala nang babayaran pa sa bahay? Napakalawak pala talaga nitong Maynila. Paano ko kaya mahanap ang aking hinahanap? Mahinang sambit ni Winuna sa kanyang sarili. Sa kanyang paglalakad ay, tumawag sa pansin ni Winuna ang isang karatula na nakapaskil sa may pader ng isang subdivision. Wanted yaya? Masubukan kaya to? Mahinang sabi ni Winuna sa kanyang sarili. Iginala ni Winuna ang paningin sa paligid kung sinong maaari niyang kausapin tungkol sa karatula na iyon na nakapaskil sa may gate ng subdivision. Nagtungo siya sa may guardhouse at doon nakita niya ang guard na kasalukuyang kumakain. Manong, magandang umaga ho. Masayang bungad ni Winuna sa gwardya. Ngumiti naman ang gwardya at bumate rin. Magandang umaga rin. Ano ang sa atin? Itatanong ko lamang ho yung karatulang iyon na nakapaskil sa gate. Bakanti pa ho kaya? Maari ho kaya ako mag-apply? Napatingin naman ang gwardya sa itinuro ni Winuna kung nasan ang karatula. Ay, iyon ba? Alam ko ay wala pa ngang nakukuha si Madam Vida. May dala ka bang biodata? Inilabas naman kaagad ni Winuna mula sa kanyang bag ang kanyang mga requirements kasama ang kanyang biodata. Ay oho, ito po. Kumpleto ho lahat yan. May ID na rin ho. Tiningnan lang naman yung sandali ng gwardya, saka ibinalik muli kay Winuna. O siya, sige. Tutal hindi pa naman nakakalabasin na madam. Ihatid na kita doon sa kanila. At baka maligaw ka pa sa lawak ng subdivision na ito. Sa sinabing iyon ng gwardya, muli namang nabuhayan ng loob si Winuna. Ang hawak niyang pera na ibinigay pa ng kanyang tatay ay siguradong sasapat lang ng ilang araw, kaya kailangan niyang tipirin iyon. Tubig na nga lamang ang pinagtiyagaan niyang agahan at isang biskit sa tanghalian para mas makatipid. Hindi pa tapos kumain ng gwardya, kaya itinabi na muna niyang pagkain para maihatid muna ang dalaga patungo sa bahay ng tinutukoy nitong Madam Vida na nangangailangan ng bagong kasambahay. Nang makarating sila doon ay bumaba na ng tricycle patrol si Winuna. Oh, nandito na tayo. Mag-doorbell ka na lang. Para nga walang narinig si Winuna dahil napako ang paningin niya sa ganda at laki ng bahay. Kaya muling nagsalita ang gwardya. Miss, nandito na ho tayo. Maraming salamat humanong. Pagpapasalamat ni Winuna sa gwardya. Walang anuman. Sige, aalis na ako. Sana matanggap ka. At tuluyan na ring umalis ang gwardya. Ngayon ay nakatayo na siya sa harap ng bahay ni Madam Vida na kaninang tinutukoy ng gwardya. At ang tanging hiling na lang niya ngayon ay ang matanggap sana siya. Samantala, halos tingalain niya na ang buong mansyon na yon. Ganung bahay ang pangarap niya para sa kanyang magulang. Malaki, maluwag, at malinis para hindi na sila mamroblema pa. Lalo na sa tuwing umuulan na laging tumutulo ang bubungan o di kaya naman ay sasalim pa rin ng malakas na hangin ang kanilang bubong na gawa sa pinagtagpi-tagping mga lumang bubong na ipinanghingi pa ng kanyang tatay. Sa kabilang banda, ngayon, ay lakas loob niya nang pinindot ang doorbell. Nakailang pindot din siya, at pangatlo ay may nagbukas na rin ang gate. Sino sila? Anong kailangan niyo? Bungad ang isang matandang babae, marahil ay isa sa mga kasambahay. Inayos naman ni Winuna ang kanyang sarili bago sumagot. Nakipagsapalaran ho ako rito sa Maynila upang maghanap ho ng trabaho. Tapos bigla ko pong nakita ang karatula sa may pader ng subdivision. Ako si Winuna Ramos. Tagamasbati pa ho ako. Tila handang-handa nga si Winuna at porsigido talagang makahanap ng trabaho kahit na bagong tuntong pa lang siya ng Maynila at galing pa sa biyahe at pagod pa. Ganun ba iha? Tamang-tama nga at wala pang nakukuha si Madam Vida. Ay kailangan-kailangan na rin namin ngayon. At sa tingin ko ay
Mukha ka namang okay kaya sige akin ang biodata mo at ipapasa ko ngayon kay Madam. Sakto at na rin siya. Pinaghintay muna niya si Winona ron sa labas para sabihin muna iyon sa kanyang amo ng si Madam Vida. Naroon naman si Madam Vida sa may balcony at kasalukuyang nagko-crochet. Madam Vida? Sambit ni Manang Edna, saka napalingon naman sa kanyang matanda. O Manang, bakit ka nandito? Tanong ni Madam Vida kay Manang Edna. Maaari ko ba kayong maabala? Tanong ng matanda. Hawak-hawak niya ng biodata ni Winona at inabot niya na ito sa amo. Ano ba yon? What's this? Usisa ni Madam Vida, saka sandaling itinigil ang kanyang ginagawa. Tiningnan niya ang biodata na ibinigay sa kanya ng matanda. Winona Ramos? Nag-a-apply ba ito ng kasambahay? Tanong ni Madam Vida kay Manang Edna. Oho Madam, sa katunayan huwag, naroon siya sa labas. Hindi ko muna ho pinapasok dahil sabi ko ay ipagbibigay alam ko muna sa inyo. Tumango-tango si Madam Vida. Tinitigan niya pa ang larawan ni Winona sa kanyang 2x2 picture na nakapit doon sa bangiti. Maganda siya. Okay, papasukin mo. Sabi ni Madam Vida na parabang may kakaibang iniisip na parabang napangiti pa ito. Matapos ang kanilang pag-uusap ay mabilis namang nagtungo na ang matanda sa may gate upang papasukin na si Winona. Iha Winona, tuloy ka. Naibigay ko na kay Madam Vida ang biodata mo. Pumasok ka na raw. Wika ng matanda at saka masaya namang pumasok na sa loob si Winona. Tuloy ka. Doon na kita sa balcony dadalhin at doon naman lagi nag-i-interview ng aplikante si Madam Vida at isa pa ay naroon naman siya. Ngumiti naman si Winona. Maraming salamat ho Aling. Napataas naman ang kilay ni Winona upang tanungin ang pangalan ng matanda. Manang Edna na lang, iyon ang tawag nila sa akin dito. Nakangiti namang sagot ng matanda. Maraming salamat ho Manang Edna. Nang makarating sila roon ay, pinaupo na ni Manang Edna si Winona sa may couch. O siya Winona, hintayin mo na lang dito si Madam Vida ha? Padating na rin yon at nag-ayos lamang ng sarili. Ngumiti naman si Winona saka tumango. Okay ho Manang Edna, hintayin ko na lamang po. Maraming salamat po. Sabi niya at umalis na rin ang matanda. Maya-maya pa'y dumating na rin ang madam na may-ari ng bahay na si Madam Vida. Medyo may pagkasungit ang itsura ng mukha nito at nakataas pang isang kilay. Puting-puti ang buhok at may hawak pang pamaypay. Pagkapasok ni Madam Vida ay napatayo naman si Winona. Dumiretso ang matanda sa may upuan saka umupo. Maupo ka. Utos niya sa nakatayong dalaga. Kaagad namang naupo si Winona. Napatitig siya kay Madam Vida. Si isip ni Winona, parang nakakatakot ang matandang ito. Na kung makatingin ay, parang si Miss Minchin. Bago rin magsalita at tinitigan pa siya nitong mula ulo hanggang paa na parabang nangingilatis pa. So, si Winona tama? Paunang tanong ni Madam Vida. Opo, opo. Ako po si Winona. Winona Ramos po. Tubong mas... Sasabihin sana muli ni Winona ang linya niya kanina nang biglang pigilan na siya ni Madam Vida. Oo, you're from Masbate. Nabasa ko ng resume mo. May experience ka na ba? Muling tanong ni Madam Vida kay Winona. Nalaki naman ang mamata ng dalaga dahil sa tanong na iyon. Alam naman niya na ang tinutukoy nito ay tungkol sa trabaho ngunit nang dahil sa mga tingin ni Madam Vida na iyon sa dalaga ay tila may iba itong ibig sabihin para sa kanya. Karanasan ho ba sa trabaho? Nautal na tanong ni Winona. Napataas naman ang kilay ni Madam Vida. Of course, nag-a-apply ka ng trabaho, hindi ba? Kaya tinatanong ko kung may karanasan ka na ba sa pagiging kasambahay. Namula naman ang mga pisngi ni Winona na pawang napahiya sa kanyang sinabi. Huminga na lang muli siya nang maluwag saka muling sumagot. Sa probinsya po namin, taglalabada po ako. Paminsan-minsan naman po ay nag-aalaga ng bata. Pwedeng baby, pwede namang malaki na. Pwede rin naman kayo mga alagang aso o pusa. Kung sa paglilinis naman po ng bahay at pagluluto ay sanay na sanay ako riyan. Dahil kapag may sakahusin na nani at tatay ay,
ako pong gumagawa ng mga bagay na yon. Dahil wala naman po akong kapatid kaya halos lahat po ng gawaing bahay ay alam ko. Sanay na sanay rin ho ako sa hirap. At ipinagmamalaki ko rin ho ang sarili ko. Isa ho ako masipag na tao. At sinisigurado ko ho sa inyo na maayos ho ako magtrabaho. At masarap din po ako magluto. Pagmamalaki ni Winona sa kanyang sarili. Kahit naman hindi niya na iyon ibiday, sadyang likas na masipag na ito. At talagang maasahan, palibhasa ngay, laki sa hirap kaya maagang namulat sa responsibilidad. Okay, you're hired. Diretsa ang sabi ni Madam Vida, pawang hindi na nga niya pinag-isipan pa ang kanyang sasabihin at kaagad na tinanggap ang dalaga. Napatango pa niya ang ulo ng matanda habang nagsasalita siya na parabang nagugusan ang nakikita niyang personalidad ng dalaga. Hindi naman makapaniwala si Winona sa isang iglapay. Magkakatrabaho na siya na halos kakarating lang niya sa Maynila. Na may mahabang biyahe, ay biyaya ka agad ang bumungad sa kanya. Talaga po, madam? Nautal niyang tanong. Yes, at pwede ka na mag-start ngayon. Stay in ang trabaho rito. Ibig sabihin, dito patira kita rito at pakain. Maayos akong magpasahod. Pakukwento naman yan sa'yo ng mga makakasama mo. Mabilis ako magtiwala pero mabilis din yung mawala kapag lumabag ka sa mga panuntunan ko rito sa bahay. Pero sa tinagal-tagal na ng mga kasambahay ko rito, wala pa namang nakakalabag sa kanila ng tiwala ko. Maayos lamang silang nagtatrabaho at sana ay sila ang tularan mo kung gusto mo magtagal rito. Naiintindihan mo ba? Paliwanag ni Madam Vida. Habang nagpapaliwanag ang matanday, napapaaong naman ang malabi ni Winona. Sabik na kasi siyang ipaalam ito sa kanyang nanay. At sa tatay na sa wakasay, nakahanap siya ng trabaho na stay in. Tapos parang ang ganda-ganda pa ng pasahod ng kanyang amo. Yun nga lang mukhang medyo stricto. Pero ayos lang sa kanya. Dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ay may trabaho na siya. Opo, naunawaan ko po. By the way, I have one son. He's Jasper at mamaya makikilala mo na rin siya. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo, hindi madaling pakisama ng anak ko na yun. Kaya naman, I ask you to save more patience. Okay? At dito na nga po nagtatapos ang kabanata isa. Makakasundo kaya ni Winona ng anak ng kayang amo na si Jasper? At ano kayang magiging kapalaran ni Winona sa mansyon na kanyang bagong pagtatrabahuan? Abangan sa Kabanata 2. Bago ka pa lang sa channel ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo.